So ito nga si Kyle Kuzma ay mananatiling Laker hanggang 2023 to 2024 season. Sabi nga ni Wojnarowski, kanyang nireport na itong si Kuzma daw ay nag-sign ng 3-year 40 million. Tapos yung pangatlong taon niya daw ay player option. So kung sakaling ma-outperform ni Kyle Kuzma ang kanyang kontrata at maging worth na siya ng max contract, ay pwede siyang mag-opt-out kung gusto niya ng mas malaking kontrata sa Lakers or sa ibang team. So magandang benefit yan para kay Kyle Kuzma dahil hanggang ngayon ay nag-a-adjust pa nga rin siya sa paglilaro dito sa kasama niyang dalawang superstar. As ngayon meron na naman silang bagong stack team at meron naman siyang mga bagong kakompetensya sa mga minuto. So titingnan natin ngayong season kung itong si Kyle Kuzma ba ay makakapag-adjust ng maayos dito sa kanyang bagong Lakers team or bagong roster ng Lakers team. So ang tanong ba, ano kaya ang magiging role ni Kyle Kuzma dito sa Los Angeles Lakers? Dahil nga itong parating na season ay meron dalawang power forward ang kinuwang Los Angeles Lakers. Ibanilik nila si Markieff Morris, tapos dinagdag nila si Montrezl Harrell. So yung dalawang player na yun ay kaposisyon nga ni Kyle Kuzma sa power forward. So ano na mangyayari kay Kyle Kuzma? Power forward pa rin ba ang kanyang lalaroin? So nung nakita natin ng preseason nung kalaban nila ang Phoenix Suns, ay si Kyle Kuzma ay naglaro ng shooting guard. Isipin niyo yun, 6'8", 6'9 na shooting guard. Ang laki, diba? Binantayan niya nga si Devin Booker. At meron naman siyang kakaunting success, pero hindi siya bagay sa shooting guard. At ang isa pang pwedeng role ni Kyle Kuzma dito sa Los Angeles Lakers ay maging backup nga ni LeBron James sa small forward position. So hindi naman masyadong ilang dyan si Kyle Kuzma sa small forward dahil naglalaro na rin siya niyan last season at pati na rin ng mga nakaraang season. So sa tingin ko nga ayan ay pinakamagandang posisyon ni Kyle Kuzma dito sa parating na season para sa Los Angeles Lakers ay maging backup ni LeBron James at pwede rin naman siyang maglaro ng power forward kung sakali. At ang tanong, sa tingin nyo ba itong si Kyle Kuzma ay overpaid dito sa bago niyang kontrata or extension sa Los Angeles Lakers? Halos 13 million per year ang ibabayad sa kanya. Sa tingin nyo ba sobra yung binayad ng Los Angeles Lakers para sa performance niya o tama lang yun para sa kanyang paglalaro? Comment down below your opinion. So yun lamang, if you guys like the video, make sure to like the video and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga ganitong NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!